A Night with the Billionaire Part 4. Nakasalubong nina Isabel at Miguel si Roland habang papalabas sila ng kakahuyan. Napatingin ito sa magkahawak kamay nila ni Miguel, ngunit hindi ito nagtanong. Pagdating nila sa kamalig, ay dumiretso si Isabel sa kusina. Napakabilis ng pangyayari at natutuliro pa siya. Dapat ay masayang masaya siya, ngunit bakit hindi lubos ang kaligayahan niya? Natatakot at nangangamba siya. Ano na ang balak ni Miguel sa kanya? Napapitlag siya nang yakapin siya ng binata mula sa likuran niya. May mahalaga lang akong pupuntahan. Hintayin mo ako mamaya. Marami tayong dapat pag-usapan. Masuyong sabi nito. Humarap siya rito at ngumiti. Mr. Servant. Maagap na inilapat nito ang hintuturo sa mga labi niya. Miguel, Isabel. From now on, call me by my first name. Pero amo ko ho ka... Hindi mo ako amo, Isabel. Boyfriend mo ako. Seryoso na wika pa ng binata. Napauwang ang mga labi niya. Ngayon pa lang tayo nagkakilala, kaya paano kita naging boyfriend? Nakalimutan mo na ba nangyari sa atin sa tabing ilog 3 taon na ang nakakaraan? At muntik nang may mangyari uli sa atin kanina sa kakahuyan. Walang namagitan sa atin na mahabang pag-uusap. Ngunit ang mga katawan natin ang nagsasabing mayroon na tayong relasyon, Isabel. Malambing na paliwanag nito. Nang hindi siya nagsalita ay muli siyang hinalikan nito. Marugdob at mapangangkin ang mga halik nito. Sandali lang ako, hintayin mo ako rito. Bili nito bago tuluyang lumabas ng kamalig. Umasa siya na babalik si Miguel bago lumubog ang araw. Pero hanggang sa makauwi sila ni Eric ay hindi ito dumating. Napag-alaman niya mula kay Eric na binisita pala ni Miguel ang katabing lupa ng villa. Hindi niya ikinwento sa kaibigan ang namagitan sa kanila ni Miguel sa kakahuyan. Nagpapasalamat siya at nasa bakasyon ang mga magulang niya. Hindi makikita ng mga ito ang itsura niya na mukhang tuliro. Niyakap niya ang kanyang sarili. Napakarupok niya. Muntik nang may mangyari uli sa kanila ni Miguel. Aaminin niya na sa loob ng 3 taon ay lihim siyang umasa na may patutunguhan ang kanyang ilusyon. Siguro, ayun ang dahilan kung bakit nagawa niyang magpaubaya kanina. Pumikit siya ng mariin. Maya-maya ay naramdaman niya ang paglalandas ng mga luha sa mga pisngi niya. Bakit sa'yo pa natutong tumibok ang puso ko, Miguel? Napakahirap mong abutin. Pinahid niya ang kanyang mga luha. Umasok siya sa banyo at nagpa siyang maligo. Baka sakaling mahugasan ng tubig ang ilusyon niya kay Miguel at mapakupa ng lamig noon ang init na hanggang ngayon ay dumadaloy sa katawan niya dahil sa kapangahasan nito. Nakapagbihis na siya nang marinig niya na may kumakatok sa pinto. Napasulyap siya sa wall clock. Mag-aalas 7:30 na. Wala siyang inaasahang bisita. Baka si Eric ang kumakatok. Pero siguradong naghihilik na to ngayon dahil sa sobrang pagod. Nagulat pa siya sa nabungaran pagbukas niya ng pinto. Miguel? Hindi makapaniwalang bulalas ng dalaga. Magandang gabi, Isabel. Seryosong bati nito habang titig na titig sa kanya. Isasarasana niya ang pinto ngunit mabilis na naiharang nito ang isang paaron. Naiiritang niluwagan niya ng bahagya ang pagkakabukas ng pinto. Mr. Cervantes, gabi na at gusto ko nang magpahinga. Nakita niya ang magarang sasakyan nito sa harap ng tarangkahan nila. Sigurado siya na maya-maya lang ay mag-uusyoso na ron ang kapitbahay nila. Hindi ka ba nag-aalala na baka bukas ay maging sentro tayo ng usap-usapan dito sa baryo natin? Nakakunot ang noong tanong niya. Kung ayaw mong makaagaw ako ng atensyon sa mga tao sa paligid, bakit hindi mo ako papasukin? Walang kangiting-iting sabi nito. Hindi maaari. Mag-isa lang ako rito. Gusto niyang pagsisihan ang sinabi niya dahil nakita niya ang pagtaas ng isang sulok ng labi nito. Walang kahirap-hirap na itinulak nito ang pinto at pumasok agad sa loob. Trespassing ka, Mr. Cervantes! Mas makabubuting lumabas ka ng bahay ko kung ayaw mong tumawag ako ng mga tanod. Natatarantang sabi ni Isabel. Yun ba talaga ang gusto mong gawin, Isabel? Lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. I'm sorry kung hindi agad ako nakabalik kanina. Napahaba ang usapan namin ng may-ari. Bumalik ako sa kamalig pero nakaalis na kayo. Kaya pinuntahan na lang kita rito sa bahay ninyo. Paliwanag sa kanya ng binata. Paano mo nalaman ang bahay ko? Girlfriend kita, kaya dapat lang na alam ko ang bahay mo, di ba? Napansin niya na nakatutok ang mga mata nito sa katawan niya.
Saka niya na-realize na manipis na t-shirt lang ang suot niya at maikling palda. Bastos ka! Agad niyang kinuha ang throw pillow na nasa sofa at itinakip yun sa katawan niya. Hindi ko kasalanan kung naaakit ako sa magandang tanawin na nakahain sa harapan ko. Pilyong sabi nito. Abat, hindi ko inihahain ang sarili ko sa'yo. Lumabas ka nga sa pamamahay ko. Humakbang ito palapit sa kanya. Pagkatapos ng mga nangyari sa atin, ipagtatabuyan mo ko? Napaurong siya hanggang sa mapasandal siya sa dingding. Masuyong hinaplos nito ang pisngi niya. Napakaganda mo, Isabel. Alam mo bang hindi ako pinatahimik ng alaala mo sa loob ng 3 taon? Paanas na tanong nito. Please! Salat sa lakas ang pagtulak niya sa dibdib nito. Admit it, babe. We both desire each other very much. Bulong nito sa tapat ng tenga niya. Masuyong hinaplos nito ang leeg niya pababa sa braso niya. Pagkatapos ay marubdob na hinalikan siya nito. Tuluyan nang naglaho ang pagtanggi sa isip ng dalaga. Niyakap niya ito ng mahigpit at tinugon niya ang mga halik nito ng buong init. Mahal na mahal niya si Miguel. Bahala na kung anong mangyayari bukas o kung ano man ang kahihinatnan ng pagpapaubaya uli niya rito. Nagising si Isabel sa malakas na tunog ng alarm clock. Kinapa niya yon sa ibabaw ng bedside table niya. Napabalikwas siya nang makita niya kung anong oras na. Alas 7:30 na. Disoriented na tiningnan niya ang sarili. Bakit siya walang anumang suot? Nasapo niya ang kanyang noo. God, tama ba ang ginawa ko? Mahinang sambit niya nang maalala niya ang nangyari sa kanila ni Miguel ng nagdaang gabi. Napansin niya ang nakatuping papel sa ibabaw ng bedside table. Nakakunot ang noong binuklat niya yun. My babe, hindi na kita ginising dahil alam kong napagod kita. Marami pa akong dapat asikasuhin pero babalik ako mamaya. Miguel. Nakagat ni Isabel ang ibabang labi niya. Aaminin niya sa sarili na may hinahanap siya sa sulat. Umaasam siya na sana ay may I love you na nakasulat doon. Marahil ay hindi pa ito handa. Ngunit siya ay handang maghintay hanggang sa mahalin din siya nito. Kahit late na ay pumasok pa rin ang dalaga sa villa. Naisip niya na baka walang maaasahang magluto ng pagkain para sa mga trabahador kung hindi siya papasok. Ngunit ang pangunahin niyang dahilan ay nasasabik siyang makita uli si Miguel. Nakaalis na ang mga trabahador nang dumating siya roon. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Nagbabakasakali na makita niya si Miguel pero nabigo siya. Nahihiya naman siyang magtanong sa mga kawaksi. Minabuti niyang pumunta na sa kamalig para masimulan na ang pagluluto. Inihahanda na niya ang mga dadalhing pagkain nang dumating si Mang Ipe. Malayo pa lang ako ay naaamoy ko ng masarap na ulam natin, Isabel. Masayang komento nito. Sinigang na baboy po yan, Mang Ipe. Siguradong gaganahan ang mga trabahador sa tanghalian nila. Nakangiting sabi niya. Akala namin ay hindi ka makakapasok ngayon. Tinanong namin si Eric kung bakit wala ka. Sinabi niyang mukhang masama ang pakiramdam mo. Natigilan si Isabel. Siguradong dumaan muna sa bahay nila si Eric bago ito pumasok sa trabaho. Hindi niya narinig na tinawag siya nito. Marahil ay himbing na himbing siya sa pagtulog. Bigla siyang nangamba. Hindi kaya nagpang-abot sina Eric at Miguel? O di kaya ay kumakalat na ang chismis sa lugar nila tungkol sa pagtulog ni Miguel sa bahay nila? Naalala uli niya ang namagitan sa kanila ni Miguel. Natabunan ng pananabik ang pangangba niya. Magmadali na po kayo, Mang Ipe. Baka po nagugutom na ang mga kasamahan niyo ron. Ani Miguel na biglang sumulpot sa likuran niya. Napalingon siya rito. Miguel! Masayang sambit ni Isabel. Mabuti na lang at nakatalikod na si Mang Ipe sa kanya. Hindi nito nakita ang naging reaksyon niya sa pagkakita sa binata. Magalang na nagpaalam si Mang Ipe sa kanila. Pagkatapos ng ilang sandali ay narinig nila ang tunog ng papalayong sasakyan ng katiwala. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila ni Miguel. Tila nagpapakiramdaman sila sa isa't isa. Bakit hindi ka nagpakilala sa akin noon? Maya-maya ay tanong nito. Nasatakot ako at nahihiya ako noon. Baka isipin mo na mababang uri ako ng babae dahil sa nangyari. Inilang hakbang nito ang distansya sa pagitan nila at saka niyakap siya ng mahigpit. Bakit inisip mo yun? Alam mo bang halos mabaliw ako sa pagpapabalik-balik dito sa pag-aasang makikita ka uli kita rito? Pero nabigo ako sa paghihintay. Mabigat ang kalooban ko nang pumunta ako sa States.
Aaminin ko na marami ng babae ang dumaan sa buhay ko sa nakalipas ng 3 taon. Pero hindi nagtagal ang mga relasyong yun. Marahil ay dahil subconsciously ay hinahanap-hanap ka ng puso ko. Miguel, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nakakulong ako sa mga bisig mo. At nagawa ko pang ibigay sa iyo ang lahat-lahat. Nagsisisi ka ba? Umiling siya. Hindi. Wala akong pinagsisisihan. Inalagaan ko sa puso ko ang alaala mo. Tulad mo, umasa rin ako na isang araw ay babalik ka at maaalala mo ako. Ngayong natagpuan na kita, hindi na tayo magkakahiwalay, Isabel. You're mine now. Madamdaming wika ni Miguel. Masayang nagluluto si Isabel ng pansit gisado para sa merienda ng mga trabahador dahil nasa tabi niya si Miguel. Tinulungan siya nito sa paghahanda ng mga sangkap. Maya-maya ay dumating na si Mang Ipe para kunin ang merienda. Tinutulungan siya ni Miguel sa pagbabalot nang mula sa bintana ay matanong nila si Roland na paparating. Lumabas si Miguel para salubungin nito ang kaibigan. Inihatid niya palabas si Mang Ipe. Ngunit hindi niya inaasahan ang nasaksihan niya. Parang sawang nakapulupot ang isang magandang babae kay Miguel at naghahalikan pa ang mga ito. Saglit na hindi siya nakahuma. Pinigil niya ang sarili na sugurin ng dalawa. Tumalikod agad siya at bumalik sa kusina. Nanghihinang umupo siya sa isang silya roon. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng mga luha niya. Bakit napakaagang dumating ng kinatatakutan niya? Mukhang masarap ang merienda natin ah, ani Roland. Nagmamadaling pinahid niya ang mga luha niya. Ikaw pala, halika at kumain ka muna. Pilit ang ngiting pagyaya niya rito. Umupo ito sa silyang nasa tapat niya. Ipinaghain niya ito ng pansit sa mesa. Binigyan din niya ito ng isang basong tubig. Tila aliw na aliw ito habang pinagsisilbihan niya. Pare, sabayan niyo na ako magmerienda. Pagyaya ni Roland nang makita nito si Miguel at ang kasama nitong babae na kapapasok lang. Nag-iwas siya ng tingin kay Miguel. Hindi niya gustong mahalata nito na umiyak siya. I'm full, Roland. Thank you na lang. Tila nandidiring sabi ng babae habang pinagmamasdan ang pansit na nakahain sa mesa. Gusto sana niyang barahin ito pero pinigilan niya ang sarili. Karil, bahala ka kung ayaw mong kumain. Bumaling sa kanya si Miguel. Isabel, kakain ako. Umupo ito sa tapat ni Roland. Maarating umupo rin sa tabi ni Miguel ang babae. Inirapan niya si Miguel nang magtama ang mga mata nila. Tahimik siyang naghain ng pansit. Pare, pinasusundo ka sa akin ng mama mo. Nasa bayan yung araw yung may-ari ng katabi ng lupa nyo. Mukhang pumayag na siya sa mga kondisyones mo. Wika ni Roland. Tumangulang si Miguel. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. Isabel, sumabay ka ng kumain. Salamat na lang pero busog pa ako. Wala siyang ganang kumain. May kukunin lang ako sa labas. Anya. Pagkatapos ay tuli-tuli na siyang lumabas ng kamalig. Naramdaman niya na sinusundan siya ni Miguel ng tingin, pero tiniis niyang hindi lumingon dito. Hindi niya gusto ang nararamdaman niya. Hindi maalis sa isip niya ang nasaksihang pakikipaghalikan nito sa babaeng bisita nito. Napakaganda at napakakinis ng babae. Anong laban niya dito? Nai-insecure at nasasaktan siya. Natanaw niya na paparating na si Eric. Sinalubong niya to. Tapos na ba kayo sa pagtatanim? Hindi pa, pero maaga akong uuwi. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Sinalat niya ang leeg ng kaibigan. Mainit ito. Nilalagnat ka, sasamahan na kitang umuwi. Nag-aalalang sabi ni Isabel. Paano ang trabaho mo? Tapos na trabaho ko. Kayo na lang ang hinihintay ko para makauwi na rin ako. Lumingon siya sa kamalig. Nakatayo sa labas si Karil at malisyosang nakatingin sa kanila ni Eric. Labagman sa kalooban niya ay lumapit siya rito. Ayaw niyang makaharap si Miguel. Ma'am, pakisabi po kay Sir Miguel na umuwi na ako. Tumangulang ito at pumasok na sa kamalig. Matamlay naman na umuwi sila ni Eric. Mainit ang ulo ni Miguel pagdating niya sa villa. Hindi siya nakakain ng maayos dahil nag-aalala siya kay Isabel. Alam niyang nakita nito nang halikan siya ni Karil at hindi niya alam kung ano ang iniisip nito tungkol doon. Kauuwi lang ni Karil mula sa Hong Kong at hindi niya inaasahan na pupuntahan siya nito sa villa. Paglabas niya ng kamalig ay sinabi ni Karil na nagbilin raw si Isabel na uuwi na at may kasama pang lalaki. Nakaramdam na siya ng pagsiselo sa ibang nakarelasyon niya
pero hindi kasing tindi ng nararamdaman niya ngayon. Kung maaari lang ay pupuntahan agad niya si Isabel, pero may bisita pa siya na kailangan kausapin. Madilim na nang matapos ang pakikipag-usap niya sa may-ari ng lupaing bibilihin niya. Palabas na siya ng bahay nang tawagin siya ng kanyang ina. Humalik siya sa pisngi nito. May pupuntahan lang po ako, ma'am. At paano ang babaeng kasama mo? Dito mo ba siya patutulugin? Halata sa mukha nito na kanina pa ito naiinis. Hindi kasi nito gusto ang presensya ni Karil sa bahay nila. Umiling ang binata. Of course not, ma'am. Sasamahan siya ni Roland sa isa sa mga hotel sa Naga. At sinong magbabayad ng hotel bill niya? Ikaw? Sarkastikong tanong nito. Bago pa siya makasagot, ay lumapit na sa kanila si Roland at Karil. Pare, pakihatid mo na si Karil. Anya sa kaibigan. But honey, I thought I'd be staying here. Napaka-romantic ng ambience dito, kaya gusto ko rito. Besides, kaya nga ako sumunod na lang sa'yo pauwi, ay dahil na-miss agad kita. Maarting humilig pa ito sa balikat niya. Humalukip-kip ang kanyang ina at obvious ang pag-ismid nito. I'm sorry, Karil. Hindi kasi ako matutulog dito ngayon. May importante akong pupuntahan. Shall we go? Maagap na tanong ni Roland kay Karil. Mabuti na lang at madaling makaunawa ang kaibigan niya. Lagi itong ready sa pag-rescue sa kanya. Sumimangot naman si Karil, pero wala itong nagawa nang igiya ito ni Roland pasakay sa kotse nito. Hindi ko gustong babaeng yun. Kung siya ang ipapanik mo dito, ay pagigiba ko ang villa ora mismo. Nakakunot ang noong sabi ng kanyang ina habang tinatanaw ang papalayong sasakyan ng kaibigan. Ma'am, hindi ko ho alam na pupunta siya rito at hindi siya ang babaeng ipapanik ko rito. Nakangiting inakbayan niya ang ina. Saan ka naman matutulog ngayon? Huwag mong sabihin na may bago ka na naman babae. Don't worry, good boy ang anak nyo. Alis na po ako. Naghihintay na magiging manugang ninyo. Humalik uli siya sa pisngin nito bago sumakay ng bagong BMW niya. Kumaway muna siya sa kanyang ina bago niya pinasibad ang sasakyan. Napangiti siya nang maalala niya ang reaksyon nito sa sinabi niya. Mukha itong natulala. Marami pang tao ang nagpaparot pa rito sa kalye ni na Isabel pagdaan niya ron. Ipinarada niya ang sasakyan sa tapat ng gate ng bahay nito. Ngumiti siya sa mga taong nakatingin sa kanya pagbaba niya ng sasakyan. Dumiretso siya sa loob ng bakuran dahil bukas naman ang gate. May ilaw sa loob ng bahay, kaya alam niyang nasa loob lang ang babaeng pinananabikan niya. Nakakailang katok pa lang siya nang bumukas ang pinto. Halatang nagulat ito nang makita siya. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong nito. Binibisita ka? Hindi niya napigilang mapangiti. Halatang nagselos ito sa nasaksihan kanina. Inirapan siya nito at saka tinalikuran. Isinara ni Miguel ang pinto at inilak bago niya ito sinundan. Bakit ang init-init ng ulo mo? Niyakap niya ito at pinaghahalikan sa muka. Bagong paligo ang dalaga at naaamoy niya ang sabong pampaligo na ginamit nito. Sanay siya sa mga babaeng imported ang gamit na sabon at pabango. Pero ibang iba si Isabel. Kahit mukhang mumurahing sabon lang ang gamit ng dalaga at wala itong iwinisik na pabango sa katawan nito, ngunit nakapagpapabaliw sa kanya ang amoy nito. Itinulak siya nito. Kung makita mo kung may kahalikang iba, matutuwa ka, Miguel? Sagot nito sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay niya. Don't you ever say that. Bakit ka nagagalit? Ikaw nga ang nahuli kong nakikipaghalikat sa babaeng yun. Tumaas ang isang sulok ng labi niya. My Isabel, nagsiselos ka ba? Itatama ko lang ang nakita mo. Hindi ako ang nanghalik, kundi siya ang humalik sa akin. Kung nagtagal ka pa ron, nakita mo sanang tinulak ko siya. Niyakap uli niya ang dalaga. Saglit na hindi ito nagsalita. Totoo bang sinasabi mo? Nakaingos na tanong nito. Hindi na niya napigilan ng sarili. Marubdob na hinalikan niya si Isabel na matagal at puno ng pananabik. Wala nang salitang nabagitan sa kanila. Mga katawan nila ang tanging nag-uusap. Hindi niya alam, pero hindi niya kayang mawala sa kanya si Isabel. Masaya siya pag ito ang kasama. Mataas na ang araw nang magising si Isabel. Ngumiti siya nang mapasulyap siya sa tabi niya. Bakante na yun, pero naiwan doon ang amoy ni Miguel. Niyakap niya ang unan na ginamit nito. Ilang ulit siyang inangkin nito nang nagdaang gabi at paulit-ulit naman siyang nagpaubaya. Wala siyang makapang pagsisisi dahil mahal na mahal niya ang binata. Ito lang ang lalaki na pinangarap niya.
bukang liwayway na nang umalis ito sa tabi niya. Marahan siyang ginising nito upang magpaalam. Hindi na siya pinabangon nito at ito na rin ang nagsara ng pinto. Bumangon siya at naligo. Dahil Sabado ay wala siyang pasok kaya makakapagpahinga siya ng husto. Nagsuot siya ng pink na bulaklaking duster. Pagkatapos ayusin ang sarili ay tinungo niya ang kusina upang magluto ng tanghalian. Magluluto siya para sa dalawang tao dahil baka sa bahay niya mananghalian si Miguel. Abala na siya sa pagluluto nang dumating si Eric. Sabel, may gusto sana akong tanong sa'yo. Sana sagutin mo ako ng totoo. Panimula nito. Mukhang seryoso yata tayo ngayon ah. Natatawang biro niya rito. Hindi ako nakikipagbiruan. Alam mo ba na ikaw ang sentro ng chismisan dito sa barangay natin? Bakit ako? Ano raw ang chismis? Nag-aalalang tanong niya. Totoo bang dalawang gabi nang dito natutulog si Sir Miguel? Diretsyang tanong ng kaibigan. Bigla siyang natigilan. Anong isasagot niya rito? Paano mo ipapaliwanag sa mga kapitbahay natin ang magdamag na nakaparadang kotse ni Miguel sa harap ng gate ninyo? Tanong nito. Napayuko siya. Ini-off niya ang stove pagkatapos ay umupo siya sa tapat nito. Hindi ko alam kung paano ako magsisimulang magpaliwanag. Basta ang alam ko lang ay maligayang maligaya ako. Mahal na mahal ko si Miguel. Napakabilis ang pangyayari sa aming dalawa at wala akong lakas na tumanggi. Naluluhang pagtatapat ni Isabel. Hindi mo man diretsyang sinagot ang tanong ko ay alam ko nang ibig mong sabihin. Nauunawaan kita pero nag-aalala ako sa kahihinat na ng lahat ng to. Handa ba siyang panagutan ka? Umiiling-iling siya. Hindi ko alam, Eric. Natatakot akong magtanong. Ibinibigay ko ang buong tiwala ko sa kanya. Ipapaubaya ko na lang sa darating na bukas kung ano man ang kahihinatnan ng lahat ng to. Ang mahalaga ay naranasan ko kung paano pahalagahan ni Miguel. Isabel, paano kung may magsumbong kay Mang Pablo? Hindi yun papayag na maagrabyado ka. Nag-aalalang sabi nito. Saka ko naiisipin yun. Ganun siguro umiibig. Nagiging tanga kong minsan. Pero hindi na yun mahalaga. Ang importante ay masaya ako. At natupad na ang pangarap ko. Napansinin ako ng lalaking pinakamamahal ko. Namalisbis ang mga luha sa mga pisngi niya. Nakakaunawang tinitigan siya ni Eric. Hinawakan nito ang kamay niya at marahang pinisil yun. Huwag mo kalilimutan na narito lang ako sa tabi mo. Handa akong damayan ka sa lahat. Mahalaga ka sa akin dahil kaibigan kita at handa akong lumaban para sa'yo. Ngumiti siya habang pinapahid ang mga luha niya sa mga pisngi niya. Kaibigan nga kita, dito ka na kumain ng tanghalian. Napalingon sila sa bintana nang marinig nila ang pagparada ng isang sasakyan sa tapat ng gate. Kumabog agad ang dibdib niya at bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi na ako sasabay kumain, makakaistorbo lang ako sa inyo, sabi ni Eric. Mabilis na lumabas na ito ng bahay at sinalubong si Miguel. Natanaw niya na saglit na nag-usap ang dalawang lalaki. Maya-maya pa ay tuluyan nang umalis si Eric habang nakangiting papalapit si Miguel sa kanya. Inabot nito sa kanya ang daladalang basket na puno ng mga prutas. I miss you. Masuyong wika nito, sabay halik sa labi niya. Nag-init ang mga pisngi niya sa ginawa nito. Nakita niya ang ilang mga kapitbahay na nakatanaw sa kanila. Niyaya agad niya ito sa loob. Ang bango-bango naman ang babe ko. Nanggigigil na pinaghahalikan uli siya nito ngayon sa buong muka. Inawat niya to. Tamang-tama ang dating mo, tapos na ako magluto. Natatawang sabi niya. Naamoy ko nga, bigla ako nakaramdam ng gutom. Inakbayan siya nito papunta sa kusina. Masaya silang nagsalo sa tanghalian. Pagkatapos silang kumain, ay nanood sila ng TV sa sala. May extend ang pagtatanim namin ng mga puno. Anito. Bakit? Sa pagkakaalam ko, inatam na halos lahat ng lupa ron. Nabili ko na ang katabing lupa namin kanina. Nakapagbayad na rin ako. Balak kong ipaputol ang lahat ng mga puno sa lupang yun. Mga payat na kasi. At yung iba ay patay na. Papalitan ko ang mga yun ng mga tambulili. Yung mga babababang puno ng nyog. Magandang ideya yun. Darating ang araw, pwede ka nang magkaroon ng pagawaan ng lambanog at suka dun. Nakangiting komento ni Isabel. Yun nga ang balak ko. Pinisin nito ang ilong niya. Magandang balita yun sa amin kasi hindi kami mawawala ng trabaho. Magkakaroon kami ng kita habang naghihintay sa pagbubukas ng mall. Kumunot ang noo nito. Teka, mukhang hindi tayo nagkakaintindihan. Una, gusto kong ipaalam sa'yo. Nakahapon ang huling araw ng pagtatrabaho mo sa villa bilang kusinera.
Nagulat si Isabel. Bigla siyang napatayo at pinamayawangan nito. Bakit? Akala ko pa masarap akong magluto. Bakit sinisisante mo na ako? Nagtatakang tanong niya. Listen to me first. Nobya na kita, Isabel. Gusto kong dumito ka na lang sa bahay ninyo at hintayin ako. Ayoko mapagod ka. Tumayo rin ito at niyakap siya. Ayaw mo kong mapagod? Sigurado ka? Pili ang tanong niya. Babe, ibang pagod ang ibig mong sabihin. Okay lang na mapagod ka basta ako may kagagawan nun. Nanunod yung bulong nito sa kanya. Bahagyang tinulak niya to. Miguel, hindi mo ako naiintindihan. Kailangan kong kumita ng pera para makatulong sa mga magulang ko. Pansamantala lang naman ang pagtatrabaho ko sa villa habang naghihintay ako na makapasok sa mall na pinapatayo mo. Humina ang boses niya sa mga huling salitang sinabi niya. Narealize niya na nobyo na pala niya ang may-ari ng mall na ina-applyan niya. So, nag-apply ka pala sa Cervantes Mall? Isa ka ba sa mga naghihintay ng final interview? Tila naa-amuse na tanong nito. Nahihiyang tumango siya. Alam niya na ito ang magkoconduct ng final interview nila. Umupo ito sa pang-isahang sofa na nasa harapan niya. Tell me something about yourself, Miss Alvarez. Tanong nito na tila pinipilit na maging seryoso ang muka. Tumaas ang isang kilay niya. Gusto niyang sakyan ang biro nito. I graduated with a degree in BS Accountancy. I'm industrious and hardworking. I'm very eager to be part of your accounting department. Since I'm a bona fide resident of San Agustin, I'm very familiar with the customs and practices of our prospective clients. Natatawang sagot ni Isabel. Bigla itong natahimik. Hindi ba ako qualified? Nag-aalalang tanong niya rito. Come here, babe. Pinaupo siya nito sa tabi nito. You never told me you were an accounting graduate. Bakit ka nag-apply bilang kusinera? Masuyong tanong nito habang hinahaplos nito ang buhok niya. Mahirap makakuha ng trabaho na may kinalaman sa kurso ko. Kaya nang mga ilangan si Ma'am Zenny ng mga trabahador ay hindi kami nagdalawang isip ni Eric na mag-apply. Pansamantala lang naman habang naghihintay kami ng resulta sa mall. Tumangong-tangong ito. Alam mo bang naghahanap ako ng bookkeeper? Mula sa Lunes ay sa akin ka na magtatrabaho. Sa villa ka pa rin papasok pero hindi na sa kamalig kundi sa opisina ko. May opisina ka sa villa? Sa lahat ng bahay ko ay may opisina ako. May iba ka pang bahay? Takang tanong ng dalaga. Anim ang sarili kong bahay, 5 dito sa Pilipinas at isa sa States. Ang yaman mo pala? Natatakot tuloy ako. Baka malimutan mo agad ako kapag umalis ka. Siguradong magagandang babae ang nakakasalamuha mo sa ibang lugar, lalo na sa ibang bansa. Nag-aalalang sabi niya. Hinaplos ni Miguel ang pisngi niya. Magtiwala ka sa akin, Isabel. Pinapangako kong mula ngayon, ikaw lang ang babaeng pagtutuunan ko ng pansin. Malambing na sabi nito. Kapag kwan, ay muli siya nitong ginawaran ng halik na agad naman niyang tinugon ng buong puso. Magtuloy-tuloy na kaya ang magandang relasyon ni na Miguel at Isabel? At dito na po nagtatapos ang ika-apat na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.